kapit sa inyo sa pagdiriwang po natin ng kapistahan ng Santo Niño. Kahapon, pinagdiriwang din namin ang kapistahan ni Saint Arnold Johnson, ang founder ng aming kongregasyon, ang SBD, Society of the Divine Word sa English, Katipunan ng Banal na Diwa sa Tagalog. Binanggit din kahapon ng rektor na mahal ni St. Arnold Johnson yung Santo Niño. Pagkatapos daw ng magpasko, pag natutulog ng lahat, bumabalik si St. Arnold doon sa bilin sa simbahan. Kakalungin niya yung Santo Niño, yung banal na sanggol, tapos ilalakad niya sa simbahan na parang pinapatulog. Siguro nagdadasal yun kasi ang tindi ng pananambalataya ni St. Arnold, ang tindi ng kaniyang pagtitiwala sa Diyos. Hindi siya pinapaniwalaan ng mga pagtayo ng isang kongregasyon. Tatlo pa nga, may dalawang yung Pink Sisters at saka yung Holy Spirit Sisters, Arnold Johnson din niya. Babanggitin ko rin si Arnold Johnson kasi ang kanyang sinabi, ang Panginoon, ang Santo Niño, ay may hamon sa atin ng gumawa ng bago sa harap ng maraming bagay na gumuguho sa simbahan. Marami na raw bagay nagkukulap, sabi niya. Kailangan bago na ang ating pag-iisip. Innovation ang pinakamahalaga. Marami sa atin, lalo na yung may mga edad na, gusto pa rin yung nakaraan eh, na ibabalik nila eh. Hindi mo na maibalik yon. Na mas mura daw. Akala mo naman kung paraiso yung kapanahunan ko pa. Pero yun ang laging sa sinasabihan ng mga bala. Bago na ang panahon eh, hindi mo na maibalik yon. Agawin mo yung cellphone sa mga bata, tapos pabasahin mo ng kung ano-ano. Eh, hindi mo na magagawa yan. May revolusyon dito sa ating bansa. May mga pari kami nagbakasyon sa kanila. Pagbalik dito, sabi, yung mga pamangkin ko, hindi ko na nakikita. Pag kumain na lang, minsan andyan. Maghapon, nakadukwang doon sa kanilang cellphone. Ang dami niyang mga pamilya na kanya. Pati dito sa seminaryo. Nung kami pa seminarista, ang ingay niyan. Habulan sa koridor, sinisigawan kami ng prefect. E ngayon, magtataka ka kang, bumalik na ba yung mga seminarista? Halos walang tao ang seminaryo kasi nakahandusay doon sa higaan nila, nakaanda sa... Ganyan na ang mundo ngayon. Manalangin tayo sa Santo Niño na itong kanyang hamon nagagawa ng bago. To create something new para aangkop ang ating pananambalataya, ang ating spirituality, ang ating proclamation, the way we teach the kids ay aangkop doon sa kanilang kalagayan. Kasi hindi mo na maaagaw yung cellphone sa kanila. Hindi na nga kumakain minsan yan, makabili lang nung nagyayabangan pa kasi yan eh, kung iPhone 36 na ba yung kanya. iPhone 9, 10, 11, hindi mo na masusundan ko. Pero nagyayabangan yan sila, popost ka agad yan. Yan mahalaga sa kanila. Anong bagay, anong mga bago ang ating magagawa to bring God into the internet? Yun ang panalangin natin sa Santo Niño ngayon. Kasi sabi sa Ebanghelyo, umunlad ang kanyang karunungan, patuloy na lumaki si Jesus at lalong kinalugdan ng Diyos ang mga ng mga tao. Paano yung mga bata natin kalulugdan ng Diyos at ng mga tao? Paano sila lalaki ng ayos? Paano natin maipaliwanag sa kanila yung sinabi ni Propeta Isaias? Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupang balot ng dilim. Paano natin masabi sa mga bata niya?
Anong ibig sabihin ng kadiliman para sa kanila? Cancel culture kaya? O yung wala na silang pag-asa sa kinabukasan? Mag-isip tayo ng bago. Huwag nating ipataw sa kanila yung ating sariling daigdig. Tapos na yun eh. Paano natin ipaliwanag sa mga bata yung sinabi ni San Pablo? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Marami na sa mga kabataan ngayon, panalangin natin sa Santo Niño. Sa Amerika, yung mga millennials at saka Generation Z, tumatalikod na sa simbahan. Ang pangunahing dahilan, sabi ng mga survey, hindi nila maitugma yung tinuturo ng science sa kanilang paaralan at yung turo ng simbahan. Mali yun. Tugma. Sabi ng simbahan, nilikaan ng Diyos. May simula itong universe. Nahirapan ngayon ang mga scientist kasi noon, sabi nila, wala, dyan lagi yan. Stable universe yan. Eh biglang pinatunayan ni Father George Lemaitre na may sinaunang pagsabo, ang Big Bang. Kaya kung pag-aralan din natin, sinasabi ng simbahan, ando na eh. Evolution. Saint Augustine yan. Fourth century pa yan. Kasi uuwi yung bata, sabi, tay, galing daw tayo sa unggoy. Yung tatay naman na hindi nagpag-aral, sabi, ikaw siguro, ako hindi. Dapat pag-aral yung tatay na evolution. We did not descend from the monkeys. We ascended, sabi ni Père Teilhard de Chardin. Ayang, babalikan ko uli yung sinabi ni Saint Arnold Johnson. The challenge of the Lord. The Lord challenges us, the Santo Niño challenges us to do something new in the face of many things collapsing around the church. Gumuguho na raw. Eh, guguho yan, luma na eh. Hindi inaangkop sa makabagong panahon. Eh, dapat guho na yan. Creative destruction eh. Yung hindi inaangkop, sirain mo na yan. Gumawa ka ng bago, sabi ni Arnold Johnson. Kailang tayo sentimental eh, na mga bagay na hindi na natin nagagamit, andun pa rin sa ating aparador, napupuno na yung ating kwarto. Minsan may mga pare kaming ganyan. Nung namatay, punong-puno yung kwarto, hindi namin alam kung anong gagawin, hindi na nagagamit eh. Sentimental na lang. Tapon mo na yan para maging malaya ka para sa kinabukasan. At makagawa ka ng paraan na maturuan yung mga bata. Sa kanilang patuloy na paglaki, umuunlad ang kanilang karunungan at lalong kalulugdan sila ng Diyos at ng mga tao. Sa education, halimbawa, walang bago. Nagbago na yung mga bata, gusto pa rin yung instruction, lecture, yung PDF. Ngayon, kaunti lang natututong mga bata ngayon. Ang dami kong na-interview na. Eh, samantalang, yung sa Smoky Mountain, mayroon doong ALS, dropouts, tumigil ng pag-aaral, pina-enroll namin uli, binigyan ng mga tablets. Bukas, maliban sa gagamitin ang tablets pag-aaral ng English, Science, Math, bukas, mayroon na silang online training for online marketing para may hanap buhay din. Kasi kaya nag-dropout yan dahil sa kahirapan. Ay sabi ng DA, o tutulungan namin kayo, brother. Dadalhin namin yung isda at saka agricultural products galing sa mga magsasaka, tinda ng mga bata. Ayan. Susubukan namin buka. Kasi yung mga bata, kahit hindi mo turuan, bigyan mo ng tablet, tapos isali mo, Minecraft Education Edition. Hindi mo hindi namin tinuruan. Sumali doon sa global competition. Coding. Paano magsulat ng computer programs. Yung mga bata na nosebleed kung English. Nakakasunod naman sa mga direksyon. Ito,
paggalawin ninyo itong avatar na ito, paakyatin ninyo. Yung mga bata namin sa Smoky Mountain, mga apat na po ang sumali. 11,444 lines of code ang kanilang naisulat. Hindi natin alam yan. Alam ng mga bata. Tuldok lang yan sila. Malalaman na nila. The challenge of the Santo Niño for us is to do something new in the face of many things collapsing in the church. Saint Arnold Jansen. Magkukulaps talaga yan dahil naglalakbay tayo patungo sa kinabukasan eh. May mga bagay talaga naluluma. Lalo nang naluluma yung pamamaraan ng pag-iisip at yun ang pinagdadasal nga natin sa Santo Niño ngayon na mabago ang ating pag-iisip, umangkop sa tunay na pangyayari sa mundo ngayon na may climate change, may economic disruption, may COVID-19, 39,000 mahigit kahapon. Sana hindi na magpatuloy yan. At ang mga bata na laging nakahandusay doon sa kanilang supa at walang ibang ginagawa kundi maglalaro ng Call of Duty. Wala na ata ang Mobile Legends masyado ngayon. Genshin Impact na si Samson Kela na naka-quarantine. Balita pa sa akin ng aking mga pamangkin, Valorant na ngayon. Dahil luma na yan. Counter-Strike pa yan nung ginagawa ko pa yan matagal na. Pero, yun ang kinahuhumalingan ng mga bata. Kung nahuhumaling sila sa mga bagay na technical, digital, paano natin ipahayag na yung Santo Niño ay ang liwanag sa mga bayang malao ng nasa kadiliman? Paano mamanaag ang liwanag nito sa mga taong, sa mga millennials na namumuhay sa lupaing balot ng kawalan ng pag-asa? Panalangin natin sa Santo Niño na itong kanyang hamon, sabi ni Sir Arnold Jansen, yung kanyang hamon na gumawa ng bago sa harap na maraming bagay na gumuguho na sa simbahan ngayon ay ating magampanan. Maayos natin ang mga bata upang patuloy silang lumaki, umunlad ang kanilang karunungan at lalo silang kalugdan ng Diyos at ng mga tao.